Usong-uso na po talaga ulit ang mga superheroes. Yung uso noong mga bata pa, mga nanay at tatay natin, uso na po ulit ngayon. Kung merong Superman na mga kano, may Panday naman tayo mga Pinoy. At kung meron silang Wonder Woman, ay meron naman tayong Kristala, Super G at Alpha Omega Girl. Taong 1982 hanggang taong 1984 po, nalatala ang Alpha Omega Girl. Sa Teens Weekly, na itinuturing na isang 5-star comics. At kung sa 5-star comics lumalabas ang comic serial na ito, syempre, pwede lang ito manggaling sa isang Hall of Fame awardee ng Catholic Mass Media, na walang iba kundi si Tito Flor Afable Olaso. At syempre, pumatok ang Alpha Omega Girl dahil na rin sa malikayang pagguhit ni Tita Nora Castro. Ayon po kay Tito Flor, nabuo ang Alpha Omega Girl habang siya ay nasa loob ng Our Lady of Lourdes Church. Sa gitna ng pagdarasal, na sana'y magkaroon ng kapayapaan hindi lamang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. At tayo may ligtas sa kasamaan, bigla siya nagkaroon ng inspirasyon na lumikha ng isang character na siya ay magiging tagapagtanggol nating lahat. At ito na nga po si Alpha Omega Girl na nagmumula sa isang mythological world. Sana po'y masiyahan kayo sa inyong panunood ng Alpha Omega Girl dito lang sa comics. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng TM Todo Text 25. 25 pesos lang, tatlong araw ng unlimited DM to TM texting. Lipat na sa TM! Pagsira nila sa daigdig. Kailangan ng pangaralan ng mga tao. Pero matigas talaga ang ulo nila ang mga Haring Zeus. May nabalitaan ako na may isang tao na talagang gusto sirain ang planeta Earth. Sino? At bakit? Sino yung napakawalang puso na yan? Hindi na, hindi ko alam. Hindi ka lang sa akin yun. Pero it sounds so real, di ba? Kailangan mapigilan ang tao niya. Isa sa inyo ang pababain ko sa daigdig para hanapin, hulihin at parusahan ang tao niya. Mercury, baka naman pwede mong daanin sa magandang pakipag-usap. Excuse mo na po ko dyan, Abang Hari. Alam niyo naman po na napaka-busy ko dahil sa pag-ibanan ng mga cellphone users. At itagpag niyo pa dyan ang mga OFWs na nagpapadala ng pera. Lahat ng yan ay dumadaan sa akin. Mars, bilang Diyos ng digmaan. Hello, kalimat ka lang kaya kayo ng gera sa Earth. At yung responsibilidad ko bilang God of War. Aphrodite, baka naman kailangan nila ng pangaral tungkol sa kagandaan at pag-ibig. Wrong timing. Sampot-sampera pera ng mga beauty contest ngayon on Earth. Ultima mga lola mo, ginagawan pa ng beauty pageant. And what's a beauty pageant without me? Lagtak pa ng mga loveless people. Dario, huwag mo na pahirapan ang iyong sarili. Oo nga pala, Amang Haring Zeus. Bakit hindi na lang si Athena? Eh wala naman alam yan kung di mga aso at magpakikay. Darling, kesa naman pilitin mo ang mga umaayaw. Dictatorship na yan at pag nagrebelde ang mga yan, lalo lang magkakaloka lang ko sa Earth. May point siya, Amang Hari. Athena, hindi ganun kadaling makipaglaban sa mga tao. Hindi sila kagaya ng mga pangkaraniwang hayop. Foreign language na ba sa inyo ang salitang training? Hindi ba pwede mag-training like some kind of soldier or athlete or... How about Shanice? Oo nga naman po. Pwede ko naman siyang turuan. Brother mine! Love mo talaga ako. We'll be right back.
pwede na. Yes! Success ka, sis! Pero sandali lang, Doubter, baka nakakalimutan mo. Kailangan mo ng costume. Apastra, ilabas nga ang costume ni Athena. Ano ini? James Bond na naka-all white? Ang puti ang simbolo natin mga taga-Olimpo. Bentang-benta naman ng Diyos kapag all white. At saka, hello, hindi pwede makipagbakbakan na nakaputi dahil mabilis madumihan. Hindi ito environment friendly dahil magastos ito sa sabon. Sa bagay, totoo. At bakit may maisasuggest ka ba, Athena? Actually, prepared ako dyan. Wait lang! Masyadong malaswayan, anak. Superhero ka, hindi ka belly dancer. Bagay sa'yo, Doctor. Beautiful. Palain ka sa mission mo, anak. Salamat, Dario. Promise, hindi kayo mabibigo sa akin. As if. Pagbaba mo sa lupa, makikilala ka bilang Alpha Omega Girl. Alpha Omega Girl? Daddy, parang namang galing sa isang horror suspense na title. Parang namang The Da Vinci Code. Hindi siya nalalayo. Ayoko, Heller. Ang ibig sabihin ng Alpha Omega ay simula at wakas. Ganon? Magpaka-cerebral ba? Eh, Daddy, hindi ba pwede gamitin na lang ang pangalan ko? Athena! Super Athena! Oh, yes! Or hindi kaya Super A! Ay, hindi pwede. Masisira lang ang pangalan ng mga Diyos ng Olimpo. Sinasabi ko na nga, be. Wala kayong mga tiwala sa akin. Eh kung ganun, bakit niyo pa ako pinayagang gawin ang mission nito? Kung ini-expect niyo naman pala na mabibigo lang ako. I'm hurt! You hurt my feelings to the highest level! Athena, di totoo yun. Support ako sa'yo. Bro, alam ko naman ni ikaw eh. Pero sila! Ano ba? Bababa ka ba sa lupa o mag-emote ka lang dyan? Sabihin mo lang, no? Maghahanap ako ng kapalit. Daddy, yun naman. Ito naman, nagpa-practice lang naman ako. And you know what? In fact, gusto ko na nga ang Alpha Omega Girl eh. So ano? Okay na. Alpha Omega na, okay na. Yeah, sige. Pero meron pala akong isang tanong, Daddy. Eh, paano ba ako magpapalit ng ano? Para ba akong si Superman na magpupunit ng damit ng ganyan? Or kaya si Batman na magpapalit dun sa isang cave chenis ng ganyan? Or para kung si Wonder Woman na mag-iikot-ikot ng ganyan. Hindi, hindi, hindi. Sasabihin mo, Alpha. Tapos, magiging Alpha Omega ka. Kapag sinabi mong Omega, magiging Athena ka. Gets? Adigsa, Dario. Adigsa. Bakit mo pinubulong? Hindi ba dapat sinisigaw yan? Parang superhero. Ganon. Huwag mo ipulong. Alpha! Wow! I like! Bye, family. Gotta go! Alam mo, type ko yung outfit mo. Kaso tapos ang Santa Cruzan. Oo nga! Pagaya sa Miss Gay ko next week. Ay naku, hindi nga pala pang earthy itong outfit ko. Kembot, type mo? Go! Kailangan may matutuloy yan ako. Saan kaya?
Tsaka kailangan ko naman may trabaho na ako. Hindi may magiging trabaho. Tsaka, pangalan, I need a name. Gosh. Ano nangyayari? Na. Ha? Ano ba itong kunga nga mo dyan? May nagawa lang alimaw. Ano? Andyan na! Taka lang ha? Taka lang. Hindi ako kalaban! Sino ka? Mamaya na tayo magchikahan. Sige na, magtago ka na! Sandali, sandali! Hanapin ko lang yung camera ko! Wag na! Mamaya na! Sige na, go! Magtago ka na! Go, go, go! Alpha Omega Girl? Oo, yun yung babaeng bigla na lang sumulpot kanina. Nakita mo rin? Oo naman, no? Sayang, hindi ko man lang nakausap. Hindi ko malang nakunan ng video. Pang-headline din sana yun, no? Well, ako, nakunan ko. Taunahan pa ako. Huwag ka nga mag-emote yan. Eh, para sa'yo din naman to, eh. Talaga? Oo naman. Aanin ko naman ang mga footage na yan. Eh, hindi naman ako reporter. At saka, nakausap ko si Alpha Omega Girl, kaya ako nalaman kung anong pangalan niya. Ako, thank you, Miss. Ano nga pala name mo? Name ko? Sarah. Sarah Oliver. Yan ang name ko. Alam mo, Miss? Pwede ka sa news. Talaga? Oh, gusto mo? Siyempre, gusto ko. As in, definitely. Sir, nakunan ulit namin si Alpha Omega Girl nakikipaglaban sa isa na naman humanoid. Humanoid na naman. Dati, taong butiki. Nung isang araw, linta na may paa at mga higanting langaw. Ngayon naman, higanting gagamba naman po. Oo, actually sir, si Sarah talaga inakuha ng footage. Tinamaan kasi ako ng panang taong gagamba kaya nahulog ako sa kanal. Buti na lang kasama ko lagi si Sarah. Pero sobra na to eh. Hindi na kapanipaniwala ito. Oo nga sir eh. Ang mga pangkaraniwang hayop at insekto, nagiging freaks. At nagkakalat sila ng lagim at naninira ng kapaligiran.
Dahil na rin siguro to sa sobra-sobra nating chemical waste. Iba ang suspetsa ko, Armand. Hindi kaya posible na tao rin ang may gawa nito? Pinabago niya mga ito? Pero, bakit? Sino kaya sa inyo ang sinusunod kong Mikael? Ikaw ba? O ikaw? Dahil papatunayan ko sa Diyos na mas magaling ako kaysa sa kanya. Ang mga walang kwentang hayop-hayupan ay gagawin kong makapangyarihan para sirain nila ang mundo, ang kalikasang likha ng Diyos. Ito! Perfect! Sisirain nila ang mundo at gagawa ko ng sarili kong mundo na ayon sa aking kagustuhan. At ikaw, maamong kalabate, gagawin kitang... Look! Look! Bad news, Look! Bad news, Look! Bad news? Anong bad news? How bad? Very bad, Look, very! How very bad? Sabihin mo na sa akin, ayoko ng suspense! Isa na naman sa mga eksperimento mo ang natuktak dahil sa pakialamirang hitag na si Alpha Omega! Sana naman! Tra! Sobra na yung Alpha Omega girl na yan! Pwes! Panahon na siguro para patahimikin natin ang Alpha Omega painkiller na yan! Diba? Tumaas ang ratings ng show natin. We're now number one. At ito'y dahil sa coverage ninyo kay Alpha Omega Girl na nakikipaglaban sa mga nagsusulputang freaks. Tuwang-tuwa ang network sa atin. Lalong-lalo na sa akin. Oo nga, sir. Matagal lang mababa ang ratings ng show natin. Buti na lang nandiyan si Sarah. Tayo, Arman. Well, actually, mula ngayon, ibigyan ko kayo ng separate assignments. Ikaw, Armand, sa mga showbiz gatherings. Paghihiwalayin mo na kami? Total, si Sarah lang naman ang nakakascoop kay Alpha Omega, di ba? Eh, sir. Joint effort naman ho kami ni Armand dyan. Joint effort? Ni isang video ni Alpha Omega, may nakuha na ba siya? In fact, hindi ba it's either tulog siya, mawawala siya, o na-aksidente? Eh, sir. Dahil din naman kay Armand, kaya ako nakukunan si Alpha Omega Girl. He always covers me, kaya ako nagwawagi. Nakapag-desisyon na ako sa akin. Kapag ipinaghiwalay niya tayo, mag-resign talaga ako. Sarah, tama si Sir. Bumukha lang akong inutil na aalalay sa'yo. Hindi ka naman alalay eh. Lalo ka nang hindi inutil. Lang pa lang. Kaya pumayag tayo sa gusto ni Sir. Malay mo. Mas may pagtatanggol ka ng bagong ipapartner sa'yo. Jebs ko kung James Bond pa siya, no? Hindi ko naman kailangan ng bodyguard eh. Ang gusto ko makasama ko yung taong mahal ko. Gosh! Naklesa na naman ako. Pukutuloy ako. Sarah! Mahal din kita. Sin? Talaga? Eh, bakit hindi ka nag-hint man lang? Since when pa? Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo. Na-inlove na ako sa'yo eh. As in? Galante talaga si Dr. Branhell, no? Imagine, nagpa-party pa siya para sa mga media. Sana, mas lalo pa siyang maging successful. At sana, huwag na siya umalis dito sa Pilipinas. Huwag na siya bumalik doon sa bansa kung saan man siya galing. Para palagi may party ang media people. Ang mga bunghang. Wala silang kamalay-malay na patibungko lang ito para makilala si Alpha Omega Girl. Malay niyo, Doc. Dudun kaya siya sa party na to? Pag nagkagulo? Yes. Saka malalaman ko na rin kung bakit yung babaeng yan
ang palaging nakakakuha ng scoop kay Alpha Omega Girl. Baka may contact yung Sarah Oliver na yan dito. Ang galing-galing ni Doc! Kaya nga, Doc eh. Hey, Doc! Kailan kaya kilang makakuno? Ayan na! Tago ka na! Ako na bahala dito, bata! Sa'yo eh. Sayang, hindi tayo nakapagpa-feature kay ano, kay Alpha Omega Girl. Hayaan mo, next time. O ano, next na tayo. Papa-edit pa natin yung mga nakuna natin eh. Ah, sige, mauna ka na. Dahil meron akong ibang scoop. Anong scoop? Tumawag na ako sa NBI. Ipapasuri ko sa biolab yung humanoid na yon. Yan ang magiging exclusive story natin. Believe na talaga ako sa'yo? Of course! Ah! Wizard! Wala pa rin akong natutuklasan! Oo nga! Wala ka pa rin natutuklasan! Ah! Kasi ito dati ordinaryong kalapate. Inalter lang kanyang DNA with human DNA. Kaya naging humanoid. Tsaka inimplant ang microchip sa kanyang brain. Kaya mabangis ito. Pero natanggal na namin ang microchip. Kaya mabait naman ito ulit. At isip at ugaling kalapati na naman. Kung ganun, tao may gawa nito. That's right. A very dangerous man. Pamayuhan ko na muna kayo. Salamat. Oh my, alam ko na. Alin? Alam ko na kung paano natin malalaman kung sino ang gumawa nito. Paano? Well, kakabitan natin ang tracking device ang Cambot na humanoid na to. Tracking device? Yes. Dahil kapag kinabitan natin siya, eh diba sabi ng doktor, bumalik na daw siya sa pagiging kalapati. Eh diba sabi nila, ang ugali daw ng mga kalapati, bumabalik kung saan nang galing. So, kapag nakabitan natin siya ng tracking device, malalaman natin kung sino ang gumawa sa kanya nito. Oo nga, no? Bakit kinakailangan pa natin pakaulan to? Eh, solid rin man natin. Eh, para masulta natin at malaman natin kung saan siya pupunta. So, una tayo sa balita? Correct. Kaya siguraduhin mo na dala mo ang camera mo mamaya. Ikaw? Eh, ako magsasabi sa NBI na kunwari nakatakas yan. Tsaka ka namin susundan. Kaya i-update mo ako para mabakapan ka namin kaagaan. Good idea. Pupuntahan ko muna siya. Dito ka lang. Mag-ingat ka. Mag-ingat okay, ka. Ingat ka, Dex. Paloma mio! Anong ginawa nila sa'yo? Ha? Tingin!
Ikot! Huwag ka mag-alala. Gagaling kita. Sara, si Dr. Brunhill ang hinahanap natin. Oo, nandito ako sa laboratory niya. Oo, safe ako, nagtatago ako. Punta na kayo dito, Bliss. Forte. May intruder. Hulihin niyo at dalhin niyo sa akin. Ahas! Ah! Laki Lamero! Pwes, alam ko naman kung anong gagawin ko sa'yo! Ano nga ba? Ahas! Gagawin kita ang ahas! Ahas! Alpha Omega Girl. Isang news videographer na nagngangalang Arman Samaniego ang siya nakatuklas sa tunay na katauhan ni Dr. Ranel. Ito pala ay isang mad scientist na balak wasakin ng ating mundo at palitan ng kanyang sariling design sa kasuwi ang palad na patay ni Dr. Ranel si Arman. Sara. Tana. Isipin na lang natin na isang bayani si Arman. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ma-expose ang katauhan ni Dr. Brunel. At hindi siya masasupportin ni Alpha Omega Girl. Babalikin niyo na ako. Hindi man lang ako makakapag 40 days kay Armand. I'm hurt. Ngayon lang ako ni-inlove ng ganite, na chugi pa. Ay naku, hindi naman kasi lahat ng mga love story sister eh may happy ending. Athena, Iha, ano ba? It's just your first love. Kaya ka sobrang affected. Alam mo, you'll get over him. Makikita mo rin yon. Ang mahalaga, nagampanan mo ang role mo bilang diyosa ng mga ngaso. At hindi lang baboy damong nahuli mo, kundi ang bumababoy mismo ng dagdig. Tama siya, Mangaring Zeus. Mangaring Zeus, may bad news ako. Bad news na naman? Ano na naman yan? Buhay ang utak ni Brunhill. At masasabugin niya ang Earth in 3 days.
malay ko. Basta yun lang ang news na nakarating sa akin. Ang sabi nila, mas makapangyarihan na daw si Brangelio. At tinatawag siyang Master Super Power Brain. Eh, paano na ngayon yan, Zeus? Saan matatagpuan ang Master Super Power Brain na yan? Sa geometric world ni Brangel. Geometric world? Ngayon ko lang narinig yun, ah. Saan yun? Ang geometric world ng isang tao ay nasa loob mismo ng utak nito. Saan yung geometric world na yan mapuntahan ko nga lang? Yun lang mga nilalang na may bahagi ng katawan ni Brunhell ang makakarating doon sa pamamagitan ng astral projection. Sino sa inyo ang nakapag-transplant ng body organ ni Brunhell? O nagpasaling man lang ng dugo niya? Eh, paano na nga yun, Zeus? Eh, kailangan meron ng makapasok dun sa geometric world na yon bago niya mapasabog ang Earth! Paano? Ako! Nakagat ako ni Dr. Brunhell. Therefore, ang kanyang laway ay nandito sa aking katawan. Pwede na ba yon, Father? Huwag yun! Huwag yun! Alert!
nangyari sa'yo, ha? Tsaka sandali lang, paano ka nabuhay? Paano ka nakapunta rito? Sinali, ba't parang hindi mo na ako knows? Ay! Parang nga, dapit tingnan mo ako noong isang pasensya kasi iinis na ako. Look, ganito na lang, okay? Sasabihin ko na lang sa'yo kung sino si Alpha my girl. Ready ka na ba? Si Sarah Oliver, aka Athena, aka Alpha Omega Girl. Ako to si Sarah, yung kasama mo sa work. Naka-superhero outfit lang ako, oh. Mahimik ka. Ang ingay mo. Armand, ano ba nangyayari sa'yo, ha? Di Armand ang pangalan ko. Arm. Arm? Nawala lang ng A at N sa pangalan mo. Hindi mo na knows ang pinagsamahan natin, ha? Ang kulit mo, ah! Ow! Huwag muna siya bakitin. Ikulong muna ang pakilamera niya. Bakit pa, Master Superpower Brain? Gusto kong makita niya kung paano huwawasakin ang buong taigtig. Wish mo lang, no, dahil hindi papayag ang mga Diyos sa mga pinaplano mo. Wala nang magagawa ang mga Dioses! Mas matalino ang utak ng tao kesa inyong mga Diyos-Diyosan! Blasphemous ka! Ha? You know that? Whatever! Ikulong mo yan! Ang naligtig na pinoprotektahan mo! Alpha Omega Girl! No! Oh, yes! Oh my gosh! Oh, sure! Stop! Wag! Athena Doubter! Tigil-tigilan mo na ang kaka- Oh my gosh! Oh my gosh mo dyan! Bakit hindi mo pabilisan ang paghahanap dyan kay Master Superpower Brain na yan para malocate mo na siya at maanap mo? Nakakulong kaya ako? Ano ka ba? Nakakalimutan mo ba na may power ka ni Atlas? Na-carried away ako. Nakalimutan ko tuloy mag-isip. Magkakasubukan tayo. Armand, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Akala ko ba love mo ko? Sa? Hello, kahit bilangan mo pa ako dyan, hindi ako masisindak sa'yo. Dalawa. Excuse me, hindi kita lalabanan dahil I don't wanna hurt you. And I know naman kasi na if I fight with you, masasaktan lang kita. Eh, I love you eh. Dalawat ka lahat eh. Ano? Sasaktan mo ako? Ano ka ba? Eh, hindi ba nga nung first meeting natin niris mo ang life mo? Parang isave ako dun sa humanoid na lizard na yon. Eh, kasi nga, diba, na-loves mo ako nung first sight natin? Ano ka ba? Tatlo! Ah! Armand! Ano ka ba? Hindi kita lalabanan dahil hindi ikaw ang kalaban ko! Yeah.
continue na. Siya ang gagamitin ko para mapataling ang pagduki sa'yo. Alam ko na hindi ko siya kayang labanan. Kasi mahal ko siya, diba? Well, ikaw na rin nagsabi. Clone lang naman siya ni Arman, diba? Try mo ko. Hindi ka human. Clone ka lang. At hate ko ang mga pirated and you happen to be one of them. Humunda ka, clone. Galit ako sa mga pirated and you happen to be one of them. Sugiin. Tapusin mo niya, nanak. Tapusin mo na. Hindi ko kaya. Patayin mo na. Umpisan mo. I can't. I love him. Athena, Doubter, hindi si Arman yan. Clone lang yan, Gaga. Eh, paano ko na rin sinaktan si Arman? Tulogin mo na, kapatid. Hindi ko kaya. Anong gagawin ko? Alam ko na. Athena, sis. Hello! Narinig mo ba ako? Yes, sis. Naririnig kita. Anong gagawin ko? May suggestion ako. Ano? Hindi ko talaga kayang saktan. Sinabi ko bang saktan mo? Makinig ka muna kasi. Okay. Ano ba nakapagising kay Sleeping Beauty at napakabait kay Beast? My dead sister, isipin mo nga. Kiss? Ano? Arman! Sarah, Athena.
Alpha Omega. No! Wala na tayong magagawa. No! No, Yuko, no! Pero sana, bago akong mawala, maghagkan man lang uli kita. Mahal kong Zeus! Ano na kaya ang nangyari kay Athena? Wala nang maglaho ang geometric world. Wala na tayong makita. Sana wala nangyaring masama kay Athena. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi basta-basta maano si Athena. Eh kahit kikikikik yun, may tiwala ako sa kanya. Oo na. Alam ko noon, wala akong tiwala sa kanya, pero... Atin na si Athena. Sabi ko na nga ba eh, hindi ko kami binigo yung mga taga-Olimpo. Bilib ako sa'yo, anak. Daddy-o, chinacharin mo na ako, ha? Naku, walang pagchacharin yun. Dito mo nang maluha-luha. Oh, everyone, wait! This is Arman. Of course! Kilala namin siyang lahat. Ha? Paano? Ay, naku, sister. Ang brain cells, paganahin. Ano ka ba? Pinapanood namin kayo lagi, as in all the time, no? Pero, masaya-saya ko para sa'yo. Oh, thank you. Oren! Ba't parang tahimik ka dyan? Wala ka kakeme-keme? Wala. Uneasy ka kaya? No-awkward kasi ako eh. Bakit? Papalibutan kasi ako ng mga Diyos at Diyosa. Jesus. Ako yun. Huwag ka mag-alala, Arman. Don't you worry. Pwede ka naman maging Diyos tulad namin eh. Meron pang bakante, di ba? Oo naman. Di ba wala pang God ang mga clone? Ako? Wala pa. Di, pwedeng-pwede siyang maging God of the clone. Yeah. Oo, oh, oh, pwede. Kasi, nung una ako magpresenta akong bababa sa Earth, ginawa ko yun kasi nababore na ako dito sa Olympus. At naghahanap ako ng adventure. Pero, hindi lang pala adventure ang matatagpuan ko. Hindi lang. Kay Arman? Ano ko ba? Eh di syempre, ikaw na rin yung ngayon. Pero, siya pa rin ang original. Ikaw na rin yun. Bukas. And forever and ever and ever. Arm, mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Ikaw. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal. Ang programang ito ay atid sa inyo ng DM Todo Text 25. 25 pesos lang, tatlong araw ng unlimited DM to DM texting. Lipat na sa TM! Labanan ang multo, pagbago na ang iyo.